Ayan. Basta pa, ano muna yan, i-schedule muna yan ha. May mga craft tayo dyan ba? Ayan. Ito, batakan muna to para mamaya matigas ka. At saka wala sa hulog to, ilalagay natin sa hulog yan. Ayan. Ayan na yan. Kaya siguro lagyan mo lang ng bara. At saka yung ilalim ha. Wala sa ano, alam. Ilalim nito ha. Itong pula na ang cantilever. Yan, babarahan mo lang. Yung mismong kanto, wala sa hulo. Yan. Oo, oh, yan, 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 yan. Oo, oh, wala sa hulo. Saka ito, siguro pwede mo nalagyan ngayon. Para mamaya, matigas na. Kasahan ko lang ang scrap ng tungkuhan. Oo. Pwede na ito hindi simintuin, di ba? Oo. Kasi pag siniminto natin, magka-crack pa eh. Ang pinaka-importante sa pag-prepare ng mga pintura, lalo dito sa part ng ceiling, ay yung mga kanto. Kailangan na sa ayos, pantay, hindi siya pilipit. Yan yung masilan. Sa part ng mga pader, okay na siya. Ang pinaka-importante, kamukha nito, mga kanto ng part ng mga pintuan, at yun, sa mga kisame. Kamukha dito, ayos na siya. Ang kulang na lang, pipinis na lang. Itong part ng cube light na ito, dito makikita natin kung maayos yung kanto. Pag sinilip natin, napavertical, makikita natin kung maayos yung mga kanto niya. Ayan. Ayan, pag part ng pag-prepare ay kailangan maayos yung kanto. Dito sa mga part na ito, medyo okay na siya. Kulang pa siya sa masilya, gural. Yan, lalo dito sa mga part na ito. Kailangan maayos yung mga kanto. Kulang na lang, liliha, tapos retouching yung mga malalim-lalim na part. Yan. Dito sa part ng second floor, pansin natin maayos na yung mga pader. Ang kulang niya, kulay na lang kung ano yung gusto ng client na kulay ang bawat kwarto. Ito, maayos na yung mga kulay. Sa mga kanto ng bintana, maayos na. Kulang na lang ang kulay ng pintura. Meron na siyang window frame na kulay white. Ito sa part ng family area. Maayos na siya. Malinis na. Kulay na lang din ang kulang. Dito naman, maayos na rin. Titingnan natin, pantay na yung mga kanto niya, nasa hulog. Dito. Okay na, maayos na. Okay. Dito, maayos na rin. Kulay na lang ang kulang. Dito sa part ng master, maayos na. Papansin natin yung mga kanto, maayos na siya. Finish na lang ang kulang. Kulay. Dito sa mga high window, okay na rin. Pader. Ayos na. Malinis siya. Yung mga kanto, okay na rin. Malinis na.
saan doon rin siya to? Yun, doon sa, ano, MBB. Doon sa bukla. Oo, doon. Ito dapat mauna para ma, ano na eh, ma-plasteringan. Wala pa ngayon, ano. Ito yung doon din. Oo, oh, yung panel nga, wala pa. Sabi na siya, re-deliver niya. Part ng mga CR. Ayos na yung mga grouting niya. So malinis na siya. Yung part na yan, yan yung may exhaust fan. Yung part na yan. May butas. 30 by 30 exhaust fan. Maayos siya. Malinis. Ito yung nagiging design natin dito sa motor park. Dito sa pag-akyat, spike tiles. Then pagpasok dito sa part na ito, ang ginagamit nating material is kayong granite. Tapos sa pagitan niya, sa mukha nito, pinipinis na lang natin ang purong simento. So ganyan ang magiging itsura. Kaya. Dito sa part ng dining area, puro granite ang ginagamit sa flooring. Mga granite yan. At sa part ng kitchen, okay na yung mga prepare na yung mga masilya. Itong mga part ng hamba, duko finish siya. Ang kulang na lang, spray. Para final. Papainal na lang spray yan. Nakamasilya na rin. At nailihan rin kasalukuyan yung mga grills natin, kasalukuyan pang inaayos, piniprepare. Meron din sa pintuan.